Nagsasagawa ng sarili investigasyon ng Commission on Human Rights at Department of Justice kaugnay sa pagkasawi ng estudyante matapos umanong sampali ng isang guro. May puna naman ang isang forensic pathologist sa mga nakasaad sa death certificate ng bata. Beo ng balita si Jonathan Andal. Nasawi noong October 2 ang 14-anyos na grade 5 student na si Francis J. Gumikib, 11 araw matapos umanong sampalin ng kanyang guro. Pamamaga ng utak ang immediate cause of death batay sa death certificate ni Francis. Nakitaan din siya ng pagdurugo sa utak at may hinihinalang tuberculosis at child physical abuse. Brainstem daw ang nagdugo sa utak ng bata. Nag-iimbestiga pa ang pulisya kung may direkta nga bang koneksyon ang pananampal sa pagkamatay ni Francis J. Tinanong namin ang eksperto sa forensic pathology at UP College of Medicine Professor Dr. Raquel Fortun. At maging siya, maraming katanungan sa mga nakasaad sa death certificate ng bata. Gaano ba kalakas ang isang pagsampal? Was it really paganito? Kasi you have to consider baka naman fist na ganyan. Ang makapal ang ating laman dito. And yung mga buto-buto mo dito sa neck, hindi yan basta-basta. Nakakamatay ba ang isang sampal na one time? Napuna rin ni Fortuna na blanco sa death certificate ang underlying cause of death na magsasabi niya kung bakit nagdugo ang utak ng bata. Dapat din daw ikonsidera na 11 araw ang pagitan ng umano'y pagsampal sa bata at pagkamatay nito, pati ang hinihinalang tuberculosis na pwede raw maka-impeksyon sa utak ng tao. It can produce meningitis. Are we not dealing with a meningoencephalitis, an inflammation of the brain and the covering? And that can be from bacteria. Sabi ng nanay ng bata, posible naman daw na nagka-TB talaga ang anak dahil hindi naman daw niya ito napapacheck up noon. Pero nananatili raw ang kanilang hinala na namatay si Francis dahil sa pananampal ng teacher nito. Wala naman po siyang sakit, malusog. O saan po ba nanggaling yung pagkabagok ng utak niya? O pamamaga, hemorrhage? Dumalaw sa burol ng bata ang DepEd Antipolo at principal ng Peña Francia Elementary School, pati ang mayor ng Antipolo na nangakong sasagutin lahat ng gastusin hanggang sa paglibing. Ang CHR labis raw na babahala sa insidente at nagsasagawa na raw ng motopropyo investigation. Kinukundi na rin daw ng DOJ ang anumang uri ng pang-aabuso sa kabataan na isa raw krimen. Bawal anila ang corporal punishment. Inatasan na raw ng DOJ ang piskal ng Antipolo na makipag-ugnayan sa law enforcement agencies. May paalala si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga guro. Whether it be physical, sexual, verbal abuse, you don't do that to children, especially those that are entrusted to your care fully by the community, by their families. You are supposed to take care of them. You are supposed to mold them into the best citizens that we can have for the future of our country. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.